flat na yun po ay magluluto ako ng isang recipe, Italian recipe. Yung ginagawa nilang second plate, stracchetti siya. Beef na yung strip-strip siya na napakanipis. Bali, kinakain yun ng aking mga anak. Favorite, isa yun sa paborito ng aking mga anak. Pero kinakain lang nila yung wheat bread. Yun lang. Tapos, kasi nga diba medyo mabigat na yung sotian dahil carne. Tapos carbohydrate is bread. Yung iba naman, ginagawa nila yung second plate. Meron silang first plate na pwedeng pasta, riso, pasta, riso. Riso is rice. And then, second plate nila yung niluluto ko na stracchetti. Tapos, kapag ako nagluluto nun, yun lang kinakain ng aking mga anak. Okay, start na po tayo. Simple recipe lang po dito. Simulan na natin magluto ng stracchetti. Bali, ito yung isa sa favorite ng aking mga anak. Stracchetti. Una, meron tayong olive oil. Tumihan natin ang malupay kasi ito yung isa sa magiging sauce ng iluluto mo natin sa olive oil. Napaka-simple yung recipe na sa second slice. Parang lagay natin sa medyo pa-trito mo na. Deep. After na maging daw na lahat,
ready na siya. Saka natin na lang yung look lang. I-tally ko na lang sa description ng recipe. And then, translation ng look lang. Nalimutan ko yung Google type of tapos, look lang. Ayan. Medyo okay na. Nag-reduce na. Now, ready na yung natin. Polpali pomodoro. Mantan. Polpali pomodoro. Ito yung polpali na sabi ko sa inyo, di ba? Merong pasata. Yung process talaga ng parang juice. Ito yung mga maliliit na pieces. Dry, pwede mo nito dyan ng konting tubig. Pero ito naman kasi hindi dapat na yung tamang parang salsa lang ilanag na rin na sauce. Kasi sasama na natin yung lagay na natin ang sa pepe. Hindi na ako nalagay na salt dahil na dahil ito okay na yan itin parang sama-sama yung itong kalasa tapos pagpaglag na siguro mas mabuting pagdagan na natin lang konting water. Patayaan naman natin siyang kumulong ng 5 minutes. Tapos lalagyan natin yung lid. Okay, after 5 minutes na pinakuluan ko yung packet, ayan na siya. Look. Almost na siya. Kasi yung sauce niya okay lang. Medyo para may konting salsa para sa saw-saw ng pinatay. Ngayon, lalagay na natin yung rucola na sinasabi sa inyo. Isa siya tipo lang yung talbos-talbos. 1 minute. It's ready. Meron na kayo second plate. So, kahit ito nga lang yung sabi ko sa inyo. Ito lang yung bread. Favorite lang. Stretch it. Okay, patayin na po natin ang apoy dahil chili. Imagine in second na oras meron ka ng isang tutahe. O, di ba po, nakita nyo kung kano ka simple, easy recipe. Ganyan lang naman mga pagkain nila. Meron, syempre, meron din mga complicated tulad ng lasagna. Isang beses naman gagawa tayo ng lasagna. Yung version ko, kasi iba't iba version naman ang pagluluto ng lasagna eh. So, yung ipapakita ko lang sa inyo yung aking version. Pero ako kasi, hindi na ako nagagawa ng mga bechamel. Dahil mas maalas trabaho eh. Yung kumbaga parang kapag nagmamadali ka, meron namang nabibiling mga ready na. Kaya bibili na lang ako, mozzarella, bechamel. Ragu ang ginagawa ko. Ragu lang ang niluluto ko. Tapos, ayun, ganyun lang. Bali isang beses papakita ko naman sa inyo sa vlog ko. Ngayon, may natutunan na naman kayo na pwede din siya ano ha, pwede din siya chicken. Meron din chicken na ganyan lang na stretchette. Strips lang siya. Tapos, lalagyan nyo lang na minsan, mas masarap pag available na meron akong pwedeng sugo ng pomodoro, ng tomato, yung napakuluan mo na ng ilang, ng matagal, ng ilang minuto. Meron na siyang, kumbaga, mas malasa siya. Eh, pwede din naman yung mga hindi pa, kumbaga, hindi mo pa naluluto. Tulad ng ginawa ko kanina, yung incan.
Okay, thank you po for watching. Sana po patuloy niyo po supportahan ang aking vlog. At sana po paki-subscribe po naman yung mga hindi pa po nagsa-subscribe. And thank you po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ciao.